Higit 73,000. Ganyan na karami ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa base sa pinakahuling tala ng DOH. Babala ng mga pribadong ospital kung magtutuloy-tuloy ang pagdami ng mga kaso, posibleng hindi nila kayaning tumanggap ng pasyente sa susunod na mga linggo. Magbabalita si JC Cosico. Pangatlong araw na kahapon, mahigit 7,000 ang itatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Naalarma tuloy ang Private Hospital Association of the Philippines dahil napupuno na raw sila ng pasyente, lalo na sa Metro Manila. Sa ngayon, 29 na pribadong ospital sa NCR ang matuturing na umunong kritikal dahil nasa 85% pataas ng puno ang hospital beds. Nasa 30% naman ang high risk dahil 70-85% ng puno. Problema pa nila, kakulangan ng tao. Napasabay pa kasi yan doon sa pagbabakuna. Most of them will take a rest for at least 1 or 2 days kasi minsan nagkakaroon ng side effects, mga reactions like flu-like symptoms. Siyempre hindi sila pwedeng pumasok. Napansin rin doon nilang dumarami ang pasyente sa Calabarzon, Cordillera at Cebu City. Kung magutuloy-tuloy ito, posible raw na masaid na ang kapasidad ng private hospital sa susunod na 2 linggo. Nangyari na yon last year, nung kumbaga sa umawas na sa National Capital Region, nagdala sila sa Calabarzon, nagdala sila sa Region 3, ganun. Kaya yun ang worst scenario, no? Sa ngayon, karamihan pa naman daw sa mga kaso ay mild at nasa 3-4% lamang ang severe at critical cases. Wala pa rin naman daw pahiwatig mula sa healthcare workers na kailangan na nila ng time out. As far as we can manage, itutuloy pa namin ang pag-admit ng mga COVID cases. Para sa Juan PH, JC Cosico, News 5.